Comment tayo sa nakakalungkot na video na kasal ni Ate Girl na si Janine Sagario. Naman na habang si Ate Girl ang nasa pintuan pa lang, umpisa na rin si Father. Kitang-kita na hirap siyang maglakad. Buntis na rin pala siya. Sa pa sa nagpahirap maglakad sa kanya ay ang makapal at mahabang gown. Nabanggit din niya na muntik na raw siyang madulas. Imagine kung may nangyari pa sa kanya, araw mismo ng kasal niya. Kita rin na ang groom ay napaiyak. Hindi rin niya napigilan ang frustration niya sa nangyari. Pero ano ba talaga ang pinagmulan nito? Sinabi ni Bride na one day before ng kasal, nabisuhan siya ng kanyang ninang na naglilingkod din sa nasabing simbahan. Na ang kasal na supposed to be ay 8 a.m. ay magiging 9:30 a.m. Inurong ito ng 1 hour and 30 minutes later. So naniwala naman si Bride. Aga. Kasi pagkatapos ng kasal, may naka-schedule na funeral. Kaya daw nagmamadali si Father. Araw nga ng kasal, dapat masayang-masaya ka at excited ka. Lalo na sa bride, syempre pangarap ng bawat babae na ikakasal na makapunta sa altar. Pero pinaghahandaan nila yan, yung kanilang gown, yung reception, yung mga ninong at ninang. Pagkatapos, ito ay naging day of frustration at day of sadness. Sana hinintay na lang ni Father ng mga 2 minutes na makarating si Ate Girl sa altar. Hindi naman siguro siya nga abutin ng 10 minutes sa paglalakad. Sabi pala ni Ate Girl, sobrang sakit sa dibdib, disappointment at kahihiyan ang naramdaman ko nung ako ay nakarating sa altar. Sinabi niya na noon pa ay marami ng negative feedback na naririnig sa church na ito. Pero hindi pa rin siya nakinig. Sana si Father adjust na lang din ng konti paan pa niya ang PC niya. Sana inisip din niya ang posisyon niya. Dahil maraming tao ang rumerespeto at gumagalang sa kanya. Hindi lang naman siya isang ordinaryong tao na kung sino-sino lang. Tinitingala siya ng maraming tao, lalo na yung mga nagsisimba. Maraming tao ang disappointed sa ginawa ni Father. Hindi naman masyadong mahirap na maghintay ng 2 minutes or 3 minutes. Dahil nandiyan naman na sila sa church at kitang-kita naman niya na nasa harap niya na ang mga tao at si Ate Girl nasa pintuan na. Ano lang ba yung ilang minuto na ihihintay niya? Ang kasal ay once in a lifetime lang. Tapos maaalala pa, bride at groom ang pangyayaring ito for the rest of their life. Humingi din naman ng apology ang panig ng simbahan sa bride at groom pati na sa mga pamilya nito. Naging blessing in disguise ang pangyayaring ito sa dalawa dahil nagkaroon sila ng part 2 na wedding. Ang mga local wedding suppliers ang sumagot ng kanilang wedding gaya ng wedding gown, ice cream, coffee, photography, reception, at iba pa. Kaya naman mapapawaw ka na lang talaga sa nangyari sa dalawang ito.